start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break right sometimes. Ginagamit ko sa aming mamul. Yung semolina na malalaki, pero ito yung mas maliit. Hinahalo ko lang siya dyan sa malalaki. Ito yung aking harina. Ang tawag namin dyan is ferka at saka smid. Sinasala ko dyan para kung may dumi man siya, matatanggal. Butter ko naman, tinutunaw ko yan. Very, very low lang yung fire niya para matunaw lang siya. At bumaba yung gatas niya ngayon. Tatanggalin ko na yung butter sa taas. Tanggal ng butter, dapat ingatan mo siyang wag magalaw sa... Huwag mo siyang galawin sa baba-baba ganyan. Para yung milk niya may iwan sa baba. Yung purong butter talaga yung kukunin natin. Yan na yung sinasabi kong milk na naiwan sa baba. Ayaw natin ilagay yan. At ito na yung purong butter. Ito na yung butter na tinanggalan natin ng gatas. Clarified na siya. Pero kailangan ko siyang mainit na mainit bago ko siya ilagay sa harina. Ipapainit natin siya. Yung mainit talaga. Kaya tinanggal ko yung gatas kasi pag hindi mo tanggalin yun, masusunog siya. Ganito mamalaman yung init na gusto natin sa gagawin nating paste. Pag nilagay mo tong bread na to, yan, kumulo ka agad siya. Ibig sabihin nun, mainit na talaga yung ating butter. Kaya pwede na natin siyang gamitin. Tanggalin lang natin yung bread kasi hindi natin kailangan. Yan yung kailangan natin. Ilalagay natin yung butter na mainit dyan. Habang kumukulo pa lang siya, kailangan idiretso na natin siya ng lagay dyan. Ganyan yung paglagay. Dapat mainit na mainit siya. Yung butter ilalagay natin dyan kasi parang iluluto na yung harina natin. Kita nyo, kumukulo siya habang nilalagay natin. Magiging ganyan siya, kaya ihalo natin yan. Halo natin maigi ng mahalo lahat ng butter na binuhos natin. Yan, halo ko na silang lahat. Tingnan nyo, nalagyan na lahat ng butter. Ngayon, ang gagawin natin kapag nahalo na lahat yan, hindi pa yan ready. Kailangan natin siyang takpan ng malinis na tela at ibababad natin siya for 2 days. 2 days to 3 days, pero gagawin na namin siya after 2 days. Kaya ngayon, tatakpan ko muna yan at kakalimutan ko siya for 2 days. Lalagyan ko siya ng kutsara dyan sa gitna kasi ayaw kong dumikit yung tela natin. Kaya dyan, sisipsipin niya din yung butter na nilagay mo natin kaya tatakpan siya sumagan. Kaya tatakpan ko na at hayaan ko na siya for 2 days. Hindi ko siya gagawin. Harina na binabad natin ang 2 days dun sa butter na ininit natin. Bago natin siya lagyan ng rose water tsaka orange blossom, i-mix muna natin yan ng kamay kasi yung butter niya na nakababad ng ilang araw, andun siya sa ilalim. Tingnan nyo. Andun siya nag-stick kaya dapat paghiwa-hiwalayin natin ganyan. At tsaka yung, yan, andun yung butter niya sa ilalim. Dapat mahalo natin siya kasi tumigas yan.
Kaya kailangan talaga natin siyang i-ganito lang kamay natin para maghiwa-hiwalay. Ang paste natin, paste kasi ang tawag nila dito. Ito naman siya, yung harina natin. Kapag nahiwa-hiwalay na natin yan siya, ang ipangmamasa natin at gagawin nating tubig is itong orange blossoms at saka yung rose water. So 1 kilo nito, isang baso ng magkahalong orange tsaka half yung orange, half yung rose water na ilalagay natin dyan. Pero mayroon akong 5 kilo kaya kailangan ko ng 5 baso. Ang pagmasa nito ang pinaka matagal at medyo mahirap-hirap kasi nakita nyo naman kung gaano siya kagaspang. Tingnan mo, naghihiwa-hiwalay pa siya. Pero magiging smooth yan at magiging maganda yun. Sa baba ko siya talaga ginagawa kasi mahirap. Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng water. Yung water natin, yung baso natin, dapat half yung rose water, half din yung ating orange blossom. Lagyan natin ng 5 baso. Nalagyan ko na siya ng water. Pero ngayon kasi kailangan ko na yung 2 kamay pagmasa. Dapat pagmasa na ka. Ganon yung kamay mo niyan. Pagkatapos nating imasa sa kamay, kasi mahirap kasi talaga ang magmamasa, kailangan, kung mayroon ka naman ganitong mixer na heavy duty, gamitin mo na lang siya para mas madali ka. Mga 5 minutes lang, okay na yung pagmamasa natin. Makuha mo na yung malambot na texture ng dough o ng paste ng mamol natin. Nagmi-mix pala tayo. Dapat yan yung gagamitin natin. Hindi ito. Kasi ito para siya sa cream. At saka hindi siya maganda sa paghalo ng dough or ng paste. Kaya dapat yan yung ilalagay natin. Magiging ganito siya kalambot pag na masa na siya. Ito na yung namasa na. Ang lambot na niya. Ito yung hindi pa siya tapos. Magaspang pa din. Kaya tatapusin na lang natin. Tingnan mo, ang ganda na lang yung piece natin. Ang lambot na. Ready na yan. Ang paghalo kasi nito pagkamay, dapat nakaganan yung kamay mo. Hindi pwedeng nakaganyan. Dapat ganun. Para madurog natin yung bulgur. Hindi siya bulgur. Semolina. Ito na yung almond ko giniling. Sa 1 kilo nito is 350 yung sugar. Ito yung ating almond. Ito yung una kong lalagyan ng water. Halo lang natin maigi yung sugar. Rose water tsaka orange blossom. Meron ako ditong isang baso. Hindi ko siya bibiglain kasi pag nabasa siya masyado, mahihirapan tayo. Halo natin at titingnan kung okay na. Ganun lang din yung gagawin natin sa nuts natin. Tingnan mo, dapat ganito lang siya kabasa na ma-form natin siya ng bilog. Kasi kapag masyadong basa, talagang mahihirapan tayong iporma. Kaya dapat pakunti-kunti lang yung tubig. Tingnan mo, kakamay ko. Yan yung basa niya. Kasi pag sobrang basa talaga yan, lalabas yung tubig niya sa harina natin. Ayan, okay na yan siya. Hindi masyadong dry, hindi masyadong basa. Ibibilog natin. Tapos ilalapad natin. Lagyan natin ng almond. Ayan, kaya sabi ko hindi dapat basa yung almond natin.
bawat flavor may forma siya. Kasi almond siya, ang forma niya is pahaba. Ganito. Parang itsura ng almond. Sayan na niyan pagkataas natin po may dapat. Lagyan natin ng ganito. Magiging ganyan yung itsura niya pag nagawa natin. Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. Ito yung nuts, nilagyan natin ng sugar. Sa 1 kilo nito, 300 grams lang na sugar yung nilalagay ko kasi this time ang sugar ang sobrang tamis. Ihalo mo lang siya bago natin siya lagyan ng rose water at orange blossoms. Yung nuts, yung mahaba yung almond. Ito naman yung tamer or dates na nilagyan ko na siya ng butter at saka mahlab. Tapos, nagiling na rin yan. Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for more. Sa pagluluto ng mamon, lagi yan nasa pinaka-highest na temperature ng oven ko. Pero huwag naman doon sa grill. Kailangan iinit mo talaga siya na mainit na mainit bago mo siya iluto.
It takes only sa kapag masyadong mainit talaga yung oven mo. 15 minutes lang, okay na siya. Yan na yung tamer or dates. Yan na yung nuts, yung round. At yan na yung long yung almond.